Yo, what's up mga kagulong? Welcome ulit sa isa ko na namang vlog. Ngayong gabi, magkakabit tayo ng BRL na LED strip. So, ito siya mga idol. Nabili ko lang ulit ito sa Shopee. So, pares na siya. Nasa 200 pesos siya. Pero pares na siya. Dalawa kulay nito. Ang pinili ko, red tsaka orange. So, ang gagawin natin, parang ito na rin yung magiging park light natin. Tapos, sumasabay din siya sa signal light kapag nagsisignal tayo. So, running siya. Maanda siyang yung ilaw niya. So, kaya siya DRL. Yan. Ito yung itsura niya. Sa likod, may pandikit yata siya. So, ipit naman natin ito dun sa ating winker. Kaya wala ang problema. Ang magiging problema na lang natin is kung paano natin siya isisingit doon. Tapos ito yung mga wire niya. Red, black, tsaka yellow. Yung red is ano, positive, tapos negative yung black, tapos yung yellow connection para din sa ating signal light. Para kapag nag-push tayo ng signal light switch, umaandar din siya. So, simulan natin. So, ayun mga idol. Nakikita nyo, binaklas ko na rin yung cowling natin. Dito natin siya isisingit. Sa dati kong nilagyan ng LED strip din. So, pwesto muna natin siya doon magkabila. Tapos, saka tayo mag- dugtong-dugtong ng wiring kapag na-pwesto na natin na ayos. So yun mga idol, inalis ko muna yung isang winker natin. Dito ko siya ipipwesto. Katulad nung dati nating LED strip. Yan, dito ko siya balak ilagay. Tapos iipitin natin nung ating mismong winker. Tapos pakita ko na lang sa inyo kapag na lagay ko na siya at naipit ko na siya ng ayos. So ganito ko siya inipit mga idol. Yan. Yung kulay blue na side, yun yung nakaharap sa winker. Yan. Tapos yan sa side, makikita nyo doon sa ilalim ng tornilyuhan. Ito rin sa ilalim ng tornilyuhan hanggang doon sa may dulo. Ayun. Ayun yung pinakadulo niya. Nakasuksok lang. Ayun. Hindi naman siya alata sa labas. Ayun. Ganun yung gawin yung pag-ipit mga idol. Matatag na yan, hindi na yan basta maalis kasi nakaipit naman yan dun sa mga likod noong tornilyuhan. Yan, sa kabilang side, ganun din yung gagawin yung mga box. Yan. I-ready nyo lang din yung mga screw kapag na-pesto nyo na para isa-isa nyong higpitan kapag nakuha nyo na yung tamang pwesto. So, ayan siya mga boss. Yung blue side nakaharap sa ating winker. Ayan. So, ito na siya mga idol. Yung sa kanan, tapos yung sa kaliwa. Ayan. Pareho na silang naka-ipit. Ayan, kung makikita nyo yung dalawang white na lining na yun. So, tapos yung wire niya, para hindi siya masyadong makalap tingnan, pinalusot ko na lang dito kasi masyadong mahaba. Ayan, pareho sila. So, ito yung
dalawang dulo nila mga paps. Iipit nyo lang yan. So, yan. Yan lang yung parang bibigyan nyo ng effort kapag nag-ipit. Kasi talaga dapat mapwesto mo siya ng ayos. Nang hindi siya biglang matatanggal, maalis, tsaka hindi masyadong persado yung ating winker. So, pag sa una naman, ayan, hindi naman siya masyadong halata. Kamaya kapag nabailan na natin, papakita ko naman sa inyo. Ngayon, mag-wear muna tayo. Sabi ko nga, madali lang yan. Yung yellow, kukunik lang natin dito. So, nasa kanan, para sa signal light. Tapos yung sa yellow dito, sa kaliwa, para sa signal light. Tapos itong dalawang natitira, yung red at black, pagsasamahin natin siya. Ito. Ayan, itong yung dalawang black, pagsasamahin natin. Ayan, tapos yung dalawang red, pagsasamahin din natin. Dudugtungan din natin ng ano yan, ng wire, para naman na ma-connect natin doon sa harness ng ating motor. So, ito mga boss, yung connection ng positive tsaka negative natin. Red positive, black negative, or body ground. Ayan, pinagsama ko yung dalawang pula ng magkabilang LED. Tapos yung dalawang itim, pinagsama ko rin. Ayan. Kung kita nyo. Tapos, dinagtungan ko sila ng wire na same yung kulay. Or kung ano, kung wala kayong available na magkaiba ng kulay, pwede namang magkapareho din. Tandaan nyo na lang yung kung alin yung positive tsaka negative. So, naninipis kasi yung wire nung ng DRL. So, meron din akong shrink tube. Yan mga paps. Secure lang din natin sila ng shrink tube para mas matibay siya. Or iwas din ng mapigtas ka agad. Yan. Lagay nyo lang dun sa tapat. Tapos, initan nyo lang ng lighter. Ayan siya mga boss. Lumiit siya. Ganun din dun sa ating body ground o yung itim. Ligay niya rin siya. Tapos yung painitan niya lang din. Advantage kasi ng may string tube. Hindi siya basta-basta na ipigtas. Tapos lalagyan pa natin niya ng electrical tape para mas mas matibay. Yan, mga paps. So, yan mga idol, na lagyan na natin siya ng electrical tape. Yan, pinutol ko na rin yung wire. Nasukat ko na kung gano'n lang kahaba yung kailangan ko. Tapos, inilabas ko itong dalawang yellow kasi kukonek natin yan doon sa wire nung ating signal light. Kung makikita nyo dito sa kanan, yung itatap natin itong nasa kanan side doon sa color blue. Ayan, sa kanan. Tapos, kung makikita nyo dito sa kaliwa, ayan, kulay orange naman. So, itong nasa kaliwang side, doon din natin itatap para kapag pinindot natin yung signal switch, magra-run siya as signal din. So, prepare ko lang to. Tapos, connect natin dun sa blue. Ayan, dun yung i-connect. Tapos, yung isa dun sa orange. Ayan, sa left side. So, ito siyang mga idol, yung ating orange wire, tsaka yung blue na, light blue na wire. So, dyan natin itatap yung ating dalawang yellow wire. Isa sa blue, isa sa orange. So, yan, ginatlaan ko na lang siya. Yan,
para iikot na lang natin yung wire doon. So ayan mga idol, na-secure na natin yung mga linya tsaka mga wire. Na-connect na natin yung dalawang yellow dun sa right tsaka left side. Then ito na lang, positive tsaka negative, lalagyan natin ng female terminal. Male terminal, kasi yung aking sa motor, meron na akong nakahanda na female doon. Ang reason doon is kasi kapag gusto kong mag baklas ng fairings, pupunutin ko lang yung terminal na yon. Mas madali siyang gawin at mas madali yung baklasin. Kasi kung hindi, kung wala kang terminal, mag-aalis, kung mag-aalis ka ng fairings, lagi mong babaklasin yung pagka-nut nung ano mo, nung mga wire mo. So, mas okay talaga yung may terminal para ano, hugot ka lang ng hugot. Ito yung tinutukoy kong yan, mga terminal. So, dun nga, sabi ko is meron tayong female terminal. Itong male yung gagamitin natin para isusuksok na lang. Meron pa yung mga lalagyan, suksukan, para ma-secure siya. So, ito siya mga idol. Nalagyan na natin siya ng male terminal. Ayan. Yung positive tsaka negative. May syringe tube na rin siya. Tapos, binalutan ko pa nung transparent na rubber para mas secure. So, ngayon, subukan na natin kung gagana yung ating ginawang ano, DRL na lead strip. Ito mga paps yung sinasabi kong ano, ginawa kong female terminal dun sa harness ng ating motor. So, itong pula nakakabit yan sa ignition wire, dun sa accessory wire. Kapag sinusimo yung motor, saka lang siya mag-activate. Ito namang itim is body ground. So, nakakabit yan sa negative wire or kahit sa kahit anong bakal dyan sa ating motor, ang gagana yan. So, body ground nga ang tawag it. So, isusok na natin itong positive to positive. Yan. Tapos, yung negative to negative connection. Yan. Yan. Masecure siya. Ito siya mga bugs. Tapos, connect din natin yung wire nung sa harness ng headlight. So, ayan siya mga paps. Ayan. Connected na siya. Hanap lang siya natin ng mas okay na pwesto. Tapos, bago natin i-secure ulit ng bolts yung ating fairings, siyempre, testingin muna natin. So, kita nyo mga paps, hindi pa natin tinornilyo. Siyempre, testingin muna natin kung gumagana yung ating in-install na DRL light. So, yan, naka-ignition off na. I-on natin. So, hindi ko alam kung kita nyo kasi walang on-off yung ano natin eh, headlight. Patay natin ito. So, kung makikita nyo mga paps, meron siyang pula dito. Pati doon sa kabilang side. Tingnan natin kapag nag-ano tayo, signal light. So, ayun. Sumasabay siya doon sa signal light natin mga paps. Ayan. We'll be right back.
Tapos ng ating installation ng ating DRL LED strip. Bali, credits muna kay Sir Vincent ng LA LED Lights sa pag-mentor sa atin about dun sa wiring nating ginawa. So, salamat boss sa pag-guide sa akin about dun sa wiring na yun. So, simple lang din naman siya. Kahit naman kayo siguro kaya niyong gawin yung ano, yung ganon. So, syempre, disclaimer muna, yung ginawa kong yun is hindi siya parang tutorial. Ginawa ko yun as DIY para lang din may idea kayo kung paano siya install sa Bitcurb, lalo na sa Bitcurb. So, ayun, hindi siya ganun ka-perfect, pero kung gusto niyo talaga ng mga pailaw, tulad ng DRL, yung mga mini driving light, at saka ibang alarm system. So, si Sir Vincent ng LA LED Lights is gumagawa siya ng ganun. Visit niyo na lang yung ano, shop niya sa QC, or visit niyo din yung FB page nila na LA LED Lights para makita ninyo yung portfolio niya about sa mga ginawa niyang pailaw. So, hanggang sa susunod kong episode mga idol, this is G Rider, ride safe, and peace out.